Magandang araw mga classmates, ang pag-uusapan natin ngayon, yung paggamit ng apog o kabuyaw sa ating manukan. Magandang araw mga classmates, ang pag-uusapan natin ngayon, yung paggamit ng apog o kabuyaw sa ating manukan. Sa English, lime or agricultural lime. Ang isi-share ko ngayon sa inyo, yung natutunan ko sa dati kong boss, kay Bonmon Cruz, na kung saan malawak ang kanyang experience sa animal health at saka sa farm management. So, ano naman natin, pag acidic ko yung lupa, maraming sakit ang makukuha ng mga alaga natin. So, sana mapanood ito ng mga ka-backyard breeders natin na maliit yung space nung kanilang manukan. Kasi pagbugbog na yung ating manukan o yung pinaglalagyan ng ating mga manok, nagiging prone na sakit yung mga alaga natin. Kaya kami dito gumagamit kami ng apog. Kasi siya yung nag-neutralize dun sa pagiging acidic ng lupa. So, papatayin niya yung mga bakterya doon sa lupa. Kaya makakapagpalaki pa rin tayo ng mga manok natin. So mamaya i-demo ko sa inyo yung paano paggamit nung apog. So ang gagamitin natin yung quick lime. So yung quick lime, isang klase ng apog to na mataas yung pH. So, alkaline substance siya na kung saan mabisa siya sa pagiging acidic ng lupa. At saka, maganda rin ito dun sa mga langaw. So, napiprevent niya yung langaw pumunta doon sa ipot ng ating mga alaga. Kasi, once na pumunta yung mga langaw dun sa mga ipot ng mga alaga nating manok, once na nangitlog yung langaw doon, makokontaminate yung ipot na yon, at kung matutukan ng mga alaga natin, maaari sila magkasakit. Kaya yun ang purpose ng quick lime o yung apog na gagamitin natin para ma-eliminate yung mga bakterya sa lupa. So mamaya i-demo ko sa inyo kung paano paggamit ng quick lime. So tara, samahan nyo ako. So ito na tayo ngayon. Actually nalagyan ko na to ng apog, kaya lang i-demo ko lang uli sa inyo para may idea kayo sa paano paglalagay ng quick lime o apog. Mostly dapat dun tayo maglagay dun, mas malapit dun sa mga iniiputan ng mga alaga natin. So isasaboy lang natin ganyan. Pasensya na kayo, wala akong katulong mag-video ngayon. Ako lang mag-isip. So ganyan lang. Saboy lang natin. Kasi madalas sila, dito sila dumadapo. So dito din sila madalas dumi o nag-iipot sila dito. Yung tuntungan nila sa gabi yan, kaya sila tumutuntong, kaya yung baksak ng tae nila doon sa papa ito. Kaya dito tayo maglagay ng medyo marami. So nilagyan ko na rin yung ibang lugar kasi mamaya magpapaba tayo ng kakarest natin. So nag-uulan kasi ngayon, so di pwede nakapapanong sa pagalaan yung mga alaga natin. So isang part pa rin ng farm management yung ginagawa natin. So since hindi naman malaki yung manukan, so kailangan ni manage ko lang mabuti. So ganun lang yung sasabihin ko lang siyang ganyan. Masakit lang sa ilong.
lang. So halos lahat meron na. So ito, huwag kayong mag-alala kung matutukan ng mga alaga natin yung apog. So wala naman kami experience pa na nagka-problema yung mga alaga natin sa paglalagay ng apog. So matagal na namin practice to dito sa manukan. So ngayon, dun naman tayo sa mga talian, sa mga tea, pinagtatalian ng mga stag. So nilagyan ko na rin to. So i-demo ko lang sa inyo kasi dito tayo maglalagay ng apog. Doon sa halos sa baba ng tuntungan niya, kasi pansin ninyo yung bulati kumikisay. Ibig sabihin niyan, epektibo yung apog na ginagamit natin. Oh, guys, oh, ayan oh, mga classmates, nakikita nyo. Kaya tayo dito naglagay sa tapat ng tuntungan niya kasi dito siya nag-input. So dito siya dumudumi para ang baksak ng ano, yung sa may apog ng ipot niya. Ayan. At ganun din dito. Huli lang tayo. Namin dito, practice namin every 2 weeks kami naglalagay. So yan, so, simple naman yung paggamit nung apog. Yan, ibubuhay mo lang siya. Hindi araw-araw tayo magwalis, okay lang kasi may apog naman yung nung talian nila. So importante talaga sa manukan yung malinis yung lugar natin kasi para iwas sa sakit yung mga alaga natin. Nandito na lahat yung, halos lahat yung mga pinakawalan natin dito sa kulungan nila. So, chinek ko na rin yung iba dyan, wala namang problema, healthy naman sila. So ito na lang uli yung nakalagay sa karton. So mas maganda yung double check natin kung may problema, umisipon yung mga alaga natin. So ito, walang problema, healthy siya. Kawalan natin. Isa naman. Isa naman. Likot. Wala naman problema. Wala natin siya. So magkakabats to eh. Kaya mukhang hindi sila nag-aaway. Meron din, paminsan-minsan nag-aaway-aaway. Pero hindi rin nagkakaroon ng sugat sa mukha. Ang isa naman, ganun din. Ano natin. Ganoon pa pala. O, isa naman, ganoon din. So, pagka medyo masama pa noon, dyan lang muna sila. Tapos pagka ano, lilipat natin sila dun sa pagalaan din nila.
So medyo matrabaho lang, pero kailangan masipag ka lang talaga. Pag-aalaga. So yan, andun sila. So heli natin, no? Yung banded ng rubber band. So doon tayo sa kabila naman. Tignan natin kung kumustahin na natin yung iba doon. So andito na tayo sa another batch ng mga kakaras natin. Yan sila. Ayan, nilagyan natin apo. So next week lalagyan natin, kasi isang linggo na yan eh. Isang linggo pa ulit. So okay, ano naman sila? Alos naman healthy. Kasi mapapansin mo pag medyo malungkot. Ito lang yung pag-aalaga natin dito sa mga sinsihan lang natin yung natin masyadong komplikado. Sa more on monitoring lang yung gagawin natin para makita natin agad yung diferensya. So tapos na kami maglagay ng quick lime o apog dun sa kulungan ng mga kakarals natin. And then naglagay na rin nga tayo sa mga talian ng mga stag natin. So ganun lang naman yung pag-maintain namin ng manukan para mapanatiling healthy mga alaga natin. So sana marami kayong natutunan ngayong araw dun sa tinalakay natin sa paggamit ng apog. So sa mga susunod na episode, sana masundan nyo yung vlog ko, and then paki-subscribe na rin. So magandang araw sa inyo lahat.